Sa book launching ng kanyang memoir na pinamagatang Deus Ex Machina o God from the Machine, sinabi ni dating Pangulong Gloria Arroyo na dama niya ang paggabay ng Diyos sa lahat ng pinagdaanan niya mula na maging senador hanggang pangulo. As number 12 winner in 1992, rather than top placer in 1995, I would have been just another re-electionist senator in 1998 and not the winning candidate for vice president. I would not have been the constitutional successor to the presidency in 2001. Nagsimula si Arroyo na isulat ang kanyang libro nung makulong siya noong 2012 dahil sa kasong plunder bunsod ng maling paggamit umano ng pondo ng PCSO. Noong 2016, inabsuelto si Arroyo ng Korte Suprema. This is my story, as simple as I could write it, because I want you to know me better as a person. Sa libro, inako ni Arroyo ang pagkakamali nang tumawag siya kay dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano noong 2004 elections na nagpasabog ng tinaguri Angelo Garci scandal. Kinuwento rin ni Arroyo ang masalimuot nilang relasyon ni dating Pangulong Estrada dahil na rin sa EDSA 2 noong 2001 kung saan napatalsik si Estrada at naging Pangulo si Arroyo na vice-presidente noon. Pero kinalaunan si ERAP naman ang sumuporta kay Arroyo nang siya naman ang dumalaw kay Arroyo nang ipakulong siya ng Administrasyong Aquino. Ngayon nakukuha na daw nilang pagbiruan ang nakaraan. Pero kabalik na rin daw ang nangyari sa kanila ni na dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino. Si Pangulong Cory daw ang nagsilbing mentor niya at nagpalakas sa loob niya nung hindi pa sigurado kung magiging pangulo siya noong EDSA 2. Pero nung pumutok ang Hello Garci scandal, harapan daw siyang pinagsabihan ng Pangulong Cory na umalis na sa pagkapangulo. At hanggang sa huling sandali, dinalangin daw ni Arroyo na matapos ang hidwaan nila ng Pangulong Noynoy na iniwasan daw siya na magkasabay sa palasyo pag upo ng Pangulong Duterte. Ang mag-amang Digong at Mayor Sara Duterte naman ang nagsilbing tulay ni Arroyo sa kanyang bagong yugto sa politika. At sa unang pagkakataon, sinabi ni Arroyo na noong 2018, si Mayor Inday daw ang personal na nangampanya para gawin siyang Speaker of the House. Ani Arroyo, napakahalaga sa kanya ang pagiging Speaker dahil ito ang naging hudyat ng kanyang pagbangong muli. RG Cruz, ABS-CBN News.